back to my channel. At sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-multiply ng 9 gamit lamang ng inyong kamay. Dahil ngayon, nauso yung module saka yung online classes, so I think makakatulong ito sa inyo para maituro nyo rin sa mga anak nyo at kayo na rin, halimbawa sa pagbili nyo or kailangan nyo magbilang by 9 at wala kayong calculator. So I hope mag-enjoy kayo dito and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Hi guys, so sa pag-multiply gamit ang 9, gagamitin natin yung tinatawag na fold. Yung gagawin natin is i-fold natin yung isang daliri kung saan tayo mag-multiply. Halimbawa, 9 times 1. So, since meron tayong 10 daliri at mag-multiply tayo sa 1, so, ipo-fold natin yung una since 1 siya. So, same yung mangyayari sa ibang numbers. So, halimbawa, 9 times 3. Ipo-fold natin yung pangatlo, 9 times 6. So, kapag ganyan, yung iisipin nyo, yung nasa left side nung na-fold, halimbawa ito, itong left side, itong natira, ika-count natin siya ng by 10. So, halimbawa, 9 times 2. So, meron tayong 1. So, since 10 siya, so, magiging 10 siya. Tsaka, yung natira, bibilangin natin. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 10 plus 8, meron na tayong 18. So, ganyan yung gagawin natin. So, mag-start tayo. So, ito, 1 times 1, since walang 10, automatic 9 siya. Kasi 9 lang yung natira. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 1 times 2. So, meron tayong isang 10, tsaka 8 yung natira. So, 10 plus 8 is equals to 18. So, ibahin natin, sabihin natin 9 times 7. So, ipo-fold natin yung kapito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na 10, so meron tayong 60. Plus yung tatlo sa kabila, 1, 2, 3. Plus 3, 63. So, para malaman natin na tama or hindi, gamitan natin ng calculator. Okay, so, try natin. 9 times 7. So, meron na tayong 63. So, tama. Tama, 63 siya. So, sabihin natin 9 times 4. So, meron tayong tatlo na 10. So, meron tayong 30. So, tsaka yung natira is 6. So, 36. So, try ulit natin. Is 9 times 4. Okay. 9 times 4 equals 36. So, ganyan siya, guys. So, again, itry natin na. Okay. So, 9 times 1, meron tayong 9. 9 times 2, i-fold natin yung pangalawa, meron tayong 18 kasi may isang 1 na 10, tsaka may 8 na natira. So, 10 plus 8 is 18. So, 9 times 3, i-fold natin yung pangatlo, so meron na tayong 27 kasi meron tayong dalawang 10, which is 20, tsaka yung 7 na natira sa right side, so 7, so meron tayong 27. So, yun, yung 9 times 4, 36. 9 times 5, ayan, mahirap i-fold. So, meron na tayong 45. So, 9 times 6, ayan, 9 times 6. So, meron tayong 54. So, 9 times 7, 63.
9 times 8, meron tayong 72. So, 9 times 9, meron tayong 81 kasi 8 yung natira sa left side tsaka may isa sa 1. So, 81. At yung 9 times 10, so, ayan, since wala nang natira, so 0 na siya. So, sa left side, meron tayong siyam. So, equals to 90 na siya. Okay. So, paano naman pag 2-digit number, yung ita-times natin sa 9? Pwede rin yon. Yung gagamitin naman natin this time is split and fold. So, since 2-digit yung gagamitin natin, dapat ating isipin na yung split, ika-count natin siya as 100, tsaka yung sa gitna ng split at fold, siya yung 10, at yung remainder, siya yung 1. So, halimbawa, sabihin natin, 9 times 25. O, ayan. 9 times 25. So, split natin yung 2. So, meron tayong 200. I-fold natin yung kalima. Meron tayong 2. So, meron na tayong 220. So, yung natira sa left side sa right side, yung 5, so meron tayong 5, so meron tayong 225. So, okay ah, check natin. So, 9 times 25. So, ayan, tama. So, meron tayong 225. So, itry naman natin ulit iba. Halimbawa, 9 times 48. Okay. So, sa left side, meron tayong 3 na 100. So, meron tayong 300. So, yung sa gitna, which is the tens, meron tayong 30. So, meron na tayong 330. At yung natira is 2. So, meron tayong, I'm sorry pala. Okay, so 300, tsaka meron tayong 4, at 2. So, 342, kasi yung times natin is 9 times 38. So, again 342. Okay, so, 9 times 38. Oh, tama. So, ayan guys ha, tama yung ano. So, para make sure, isa uli. Kasi, para daw tama, itry natin ng pangatlong beses. So, anong number ba? So, 9 times 79. Okay. So, 9 times 79. Okay. So, yung in-split natin is 7. Kasi dyan tayo, yan yung 70. So, meron tayong 700. Yung natira is, yung sa gitna, in between nung split at fold, meron tayong isa. So, 710. So, tsaka yung 1. So, 711. So, 9 times 79. 9 times 79 is equals to 711. 9 times 79. Oh, ayan, tama. 711. So, paano naman halimbawa, no, pag magkadikit? So, pag magkadikit yung number, halimbawa, 9 times 34, 9 times 45. Pwede rin yan. Ganito. So, halimbawa, 9 times 34.
Ayan, ipo-fold natin to. So, paano yan? Kasi walang tens. So, since wala siyang 10, automatic 0 na siya. Kasi walang 10. So, halimbawa ito, meron tayong 300 sa 9 times 34. Since nag-split tayo sa 3, so 300 siya. Tsaka yung 4, doon tayo nag-fold, so automatic 0 na siya. So, yung natira is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 306 yung 9 times 34. Check natin. 9 times 34. Ayan. So, ayan guys. Tama siya guys. Ha? So, try ulit natin sa ibang number. 9 times 89. Okay. 9 times 89. So, meron tayong 801. Check natin. 9 times 89. Ayan. So, yan na yung pag times natin gamit yung 9. Nag-try ako na gamitin ito. Halimbawa, yung number is hindi siya magkakasunod. Like, let's say, nauna yung big number, tapos sunod yung small number. Hindi ko nakitaan ng paano siya gawin. So, yung tinuro ko sa inyo is pwede lang siya sa magkakasunod na number. So, halimbawa, 9 times 25, 9 times 36, or yun nga, basta magkasunod una yung small number tsaka yung malaking number. So, sa magkasunod na number na una yung malaki tsaka sunod yung maliit, hindi ko alam kung paano siya gawin. So, sana nakatulong ito sa inyo. Please subscribe to my YouTube channel kasi from time to time mag-upload pa ako ng ibang video. So, sige guys, sa susunod naman.